Oh, hindi rin maalagaan ng maayos at no, hindi makapag-aral. Edukasyon ragid atong ika bilin sa atong anak na gigid makawat. Hindi manakaw. Yun man yung mga kasabihan ng mga matatanda na mag-aral kayo kasi yung pag-aaral ay hindi namin o hindi mananakaw ng ibang tao yan. Narag sa ilo, haragid na siya. Ibut sa panahon, sila maglisod, di masig, anak, ma, ako'y puan, kung anak nasakit, ya, pubri, bayat na dapat. Inana, pa-eskwila ang ginawa anak ni mo. So, yun po mga kababayan, mga supporters ng PB Team. So, abangan nyo po ang pagkikita-kita ulit sa Manila. Manila, Tita PB Lang. So, ngayon po ay pupunta na naman ako kay Samantha. Naalala nyo po si Samantha, yung napakatalinong bata na 90 plus ang average. So pupuntahan po natin. So ngayon po nakita niyo po, mag-isa na muna tayo sa ating vlog. Bakit ganon? Kasi si Sir Paul ay nag-aantay po kasi yun. Pansamantalaan nandun sila sa Tarlac. Si Peter Paul naman nandun sa pinapagawang bahay ng Key Sisters. Kasi malayo yan dito sa Davao. Davao del Sur. So malayo po. So mga 3 oras yata ang biyahe o 2 oras pag doon na sa downtown. Pero mula dito ay nasa mga 3 oras. So malayo-layo po. So ang pupuntahan ko ngayon ay si Samantha. Dati po ay marami sila dito. May nakatira, may nakatira dyan. Na mga katutubo. Parang may bayabas. Kuha tayong bayabas. Masarap tong bayabas. Sana hinog. Ay, kinain ng ibon. Unahan tayo. Sayang ya. Nainang ibon. Bango pa naman sana. Hanggang amoy na lang tayo. Meron pa isa. Yan. Inami lang langgam. Ah, dito oh. Dati may na-vlog po kami dito. Isa rin mga isa rin katutubo. Dito. Tulungan namin. Kaya lang ngayon, wala nang nakatira. Nabigyan din to ng tulong ni Sir Paul. Dati nung bago pa lang si Sir Paul dito sa Davao. Yan, kadikit-dikit po yung ano. Yun o. Pero hindi natin papalampasin to. Lamantyan din to. Diba? Lamantyan. Delicioso. Masarap. Tahan na natin. Ayan. Sarap. Kahit ganito yung kulay niya. Kulay green. Sarap pa rin. Yung bahay ni Samantha. Ayo. Hello. Tao po. Ay. Ah, nag-ano ka ng mais? Oo, tabangan ako ng mamudukan. Ah. Mais. Thank you, sir. Pasok po ha. Oh. Sarap ng mais. Ay, mais to. Yeah, bas. Bye, habang. Kamusta? Okay lang. Masiyot na naman tayo. Kasi may mga butas-butas.
bahay nila. Pero laban lang. Kamusta man? Okay lang, sir. Si Kuan, wala pa rin? Wala, mag-eskwela. Nasa school? Oo. Mm. Ano yan, gagawing crack corn or binta? Kasi sa amin dati, ginagawa namin crack yung corn. Kuan? Bigas. Bigas? Mm. Lami man na. Kuan man ka ng may mga medisina ba? Pag mga ganyan, okay lang naman. Okay lang. Kuga? Puti ang among ina. Puti? Oh. Sa amin kasi dati, abono lang. Ano sa medisina? Medisina man. Spray? Oh, spray. Para? Pang patay sagot. Ah, okay lang yun. Okay lang? Oo. Ang dali ma-apik. Abono, medisina. Oo. Matakot kayo? Puti lang yung kisagaran ang cancer. Pero hindi na. Ginagawang kanin, bigas. Sa amin, ano yan? Talagang pwede yan sa amin. Pwede. Dati. Pero ngayon, kailangan na ng abono? Oo, abono. Damot na rin yan ay init tayo ang kwan. Tawar, ganda sinagmayan mo nga kwan. Kaya nga, no? Maliliit, oh. Nagtanog kwan ba? Maliliit ng... sa amin yan tawag puso. Puso. Gagmay puso. Saka init, sir. Ay, nabasa. Init. Ang init. Labing init. Lugi ang ano ngayon? Lugi. Again. Lugi ang mga farmer. Buti na lang ngayon, medyo ulan-ulan na. Kabawi. Oh, 1 week pa mo siguro mag-ulan-ulan. Oh, 1 week pa, no? Mm-hmm. Pero kaya lang, init naman. Init nga pang karon. Init kayo. Pinatikim lang tayo ng kuan, pero mas maganda pa rin na ulan-ulanan. Maganda yung ganun. Ako nga, gusto ko rin matry yan ulit. Kasi dati, yung bagguran ba? Bagguran. Oh. Sa inyo, ganyan ano? Oo, oh, na may bagguran diya. Kuan. Mama na. Ulubo siya. Ah, mama mo? Ah, andyan? Ikas. Ayan, ganyan lang yung buhay. Saan man si Kuan? Nasa school? Nasa school, sir. Wala man sila Kuan diri. Kuan din. Wala yung Kuan, no? Okay. Arang-arang man diri sa... Medyo malamig man. Kaya tuloy-tuloy ang pasok. Lahit ragit to sa downtown. Kay Init. Init. Grabe ka init. Diri. Arang-arang yun diri. Lalo na sa Manila. Oo. Ah. Grabe siguro. No? May 45. Ah. 50 yata yun. Ganun kainit ang Luzon. Pero sa atin, medyo malamig-lamig pa dito. Hangin. Diri, hangin eh. Kasi nainit. Sabi na, sangot, nandiri sa buntod. Arang-arang. Naka, ano naman si Kuan? Excited ba si Samantha na makita ako? Oo. Hindi man mo mag-abot sa akin. Kasi ito pa niya, saan man yan? Klase mang yun. Na may, Kuan, eskwela. Iman, tumu-absent po. Kaya nga. Kaya nga man siya mo-absent. Sayang din. Pero... Nag-sabado, sir. Simba man din ako. Ay, sabado? Nag-simba man. Siguro, ano sa'yo mga... Pag Linggo, gano'n, nagsisimba rin kayo. Oo, kuan, hapon, hinoon. Kasi yung pugang bakante. Bagay. Kaya lang, pag ano na... Siguro sa pagbalik ko, no? Mga... Ito, wala namang wala pasok. Wala namang. June ang way klase. 1 month. Kailan ba? Kailan? Isang buwan lang? Oo. Isang buwan lang. May 29 man ilang graduation. Tama, no? May 29 niya. June, isa pa. 1 month. 1 way klase sila. July. Try tayo maglubo. Kasi lubo sa Bisaya ba? Yung ganito. Dati, paltusan ka pa talaga sa kamay, yun, no? Sakit diri. Bata pa. Mga bata pa, paikot kami dati. Tapos, naka-umbok yung mga mais na malalaki na puso. Ayan, pabilisan ang ganyan, no? Dalawang kamay, ganyan. Ganun din sa inyong ate, no? Kuan, muni ka lang. May sako, sir, ba? May sako? Yung kwinta ang katong isagid ka. Sakdako nga kuan. Akong malaki ang kuan. Malaki ang maisan. Pag nagpa ganito sila. Oh.
50 ang isang sako. Eh lang ibaligya naman nga hapon gud ito nakalubo man pugo isa ka. Isang sako. Pero sakit ka og kamot. 50. Okay na yung ganun. Okay na tay. Basta kay naron. Basta anong diskarte lang. Diskarte lang. Ano yun kay sir? Yung dili, maestro? Sa akong manghud, sir. Ah. Malaki ba ang maisa niya? Malaki niya, o. Ah, sa baba? Mm, yeah, nakuha nang failure lang. Kay iutang pa naman ito niya yung kapital niya. Pag-garbis kay nalugi siya. Nalugi? Talo siya? Talo. Magkano ba ang puhunan nun? Kuan man, isa kasako ang abono, isa kasako po itong, ay, duha kasako ang abono niya, mga, kining similya, gibalit man niya, 3,000. 3,000? Oo, plus medicine niya, pagpahurnal pa. Pahurnal. Talo kit siya. Naabtan man sa init. Kung wala ang tanabtan ng init, ukirang pa. Katong kuan ba, yung anak sir ba, may kuan diri ah. Ay, si kuan ni Philip? Oo, Philip. Ikuan niya para unta ipang-opera sa yung anak unta. Ah, kapatid mo yun? Kapatid mo yun si Philip? Ah, kapatid mo si Philip? Ikuan niya ni, ikuan niya para mo laku unta yung income, ipa. Mo ipa, kuan niya dito. Ipa-check up? Naka-check up naman kaya katong gihatag. Ay, yung binigay ni Ma'am Lu. Sige na sila paabot o ganang result na lang na clonogram na to. Result na lang ang kulang. Iskedulan na po sila. Ngunang kung kani unta kung masangge ni adto didto na sa iyang magamit. Kung upirahan. So magkano lang ang naano nila noon? Na benta. Na benta? Hapon 8,000. 8,000. Oo, unya. 8,000 lang. 8,000 lang unya. Na sa utang mo kuno ang kuwarta. Ang puhunan. Oo. Purot. Way na bilin, gabay na bilin. Duha na lang daw ka kilo yang napalit. Oo, mo na lang niyang kuan saligan niya. Gamay diha. Ito mga maliliit. Luing po sa pero, saan mo na, yan naman yun ang kinabuhi sa tao. Weather. Ganun talaga, weather. Totoo naman yun. Weather. Kaya, tsaga lang. Swerte na gito. Parang, kumati yung lalamunan ko sa, kuan? Payabas. Payabas. Kasi may mga, grano ba? Oo. Ito lang ang buhay. Pag galing sa school kami dati, sa eskwelahan, pag gabi na, pagkatapos ng worship, ito na yung libangan ng uwan. Kailangan mga... Yung mga baanay. Oo, kailangan... Padaghanay. Oo, kailangan nakatumpok yan. Uubusin mo yan. Ganun kami dati. Katapos ng worship ng gabi. Yan. Sarap pa rin mag-ganyan, no? May iba tayo. Ibibigay ko pala yung allowance ni Kuha. Ni Samantha. So, ito yung 2.5. Tupay po yung allowance ni Samantha. Ano yan? Every month yan. Kaya ito ay napakalaking tulong talaga. Siyempre sa pag-aaral ni ni Samantha. Oh, ito ate. 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500. Salamat sir. Salamat sir. Kay Ate Lo, Ma'am Lo, maraming salamat po. Para diba? Sa iyong kuan, hindi naman, kumbaga, masaya naman si Ate Lo sa resulta kasi anak mo nga ay, di ba, ay nag-aaral ng mabuti. Siyempre sa suporta niyo, di ba? At malaking kabawasan sa gastos, di ba? Katabang yun ba? Sa kapag gasto ko nun. Samot na rin nga, isod yun yung panahon. Init pag ikayo. Init. Mga tanong, mga kuan. Talo, no? Na ano kasi na imbis na makatubo siya ng maayos, pang mga
tanim, matutuyuan yung lupa, hindi siya maka... Oo na nga, dapo siya kayo nagtabanggit, sir, sa amo agad. Paluag-luag gagawin. Malaking tulong yan. Kahit every month may 2-5, pili ka ng bigas na kahit 25 kilos, hindi nyo naman maubo siguro? Isang buwan? Dili. Oh, 25. Maubos na siguro. Ilan ba kayo dito? Tulo. Ay, murag dili ra. Hindi na. Like 5 kilos ang palit sa isa ka. Tima na. Oh, 5 kilos. Eh, 25 kilos yung ano. Hindi, maubos. Oh, 25 kilos sa isang linggo, 5 kilo. Dalawang linggo, 10 kilo. Tatlong linggo, 15 kilos. Apat na linggo, sa isang buwan naman, apat lang na linggo ang meron. So, sobra pa siya ng isang buwan. Budgeton ko man isa, kung ano sa iyan, kung na'y mabilin, ako atong i-load na ko ba? Ang isa, sa GCash na ko. Sa GCash niyo? I-load na ko. Yeah, pero taguon na ko. Maigi yan. Para kuhaan ka nang tayo na yung masubra sa yung allowance. Ay, mampuna ko na yan. Savings mo? Isa, GCash na ko eh. Sunod niya, ipang-load-load na ko. Para may nalang makakuhaan ba. Pero ilahe po na ko ito. Iahagid. Nakuha niya allowance yung na yung masubra. Tama yan. Pero, discarte ba? Discarte, tama yan. Kasi, ang ginagawa niya ate talaga, na may sobra, savings talaga. Bilhin mo muna yung pinaka-importante. Gamit sa eskulahan, bayro noon, tanan, mga graduation fee, nagtigi, bayran naman ako. Wala na siya, obligasyon. Ayan mo, kasi may eskulahan. May gamit din doon. Ilan ba ang anak mong nag-aral? Duha. So, tingnan natin, kasi may darating, papaalam ko muna kay Tita PB Angel. PB Angel na maghingi ako ng dalawa na bag ba? Bag. Kasi marami yun eh. So, darating dapat kahapon. May umalis kami. So, baka Martes darating. Pagbalik ko, eh, sakto isang buwan naman ang bakasyon ng mga bata, di ba? Oo, isa pa. Hingi ako ng dalawa. Ibigay ko sa anak mo. Gitong, isa, sir, kay, katong, sa una nga, katong, gipalitan ako ang katong maguwang kay Mamay Kwan. Yeah. Ako po ma, paghulat lang, kuwang paday mong papa, kay, okay, labot. Kawawa naman. Kawawa naman yung kaya, bunso. Imong sponsor, imong papa. Imong ate, para lang sa kuwan iya. Pero atagan mo po na ako, sir, kay Lulu. Ligyan mo rin, kasi kawawa naman talaga. Mo po. Diba? Pero maulay gid siya po. Unahan gid ako itong maguwang kaya mas dako-dako naman ang kuwan. Mas marami siyang bilihin kailangan na bilhin. Kaysa mag grade 3 pa man. Ah, grade 3 pa? Oh, grade 2 dahil grade 2. Oh, maliit pa. Oh, maliit pa. Kaya-kaya pa. 8 years old? Oh, mag-8 na siya taong June. Makaintindi niya. Sa bagay. Dati nga kami, nung... Kung ano po ang napaglumaan ng kuya ate namin hanggang sa pinaka bunso na yan. Mag-iapon ako ang mga sinina sa yung ate. Napaglumaan. Sayang mong po labay niyo. Ipanghatag niyo mga na pa may manghod. No? Yung mga bag. Lawas kung dilit na siya gamit sa manghod, pwede niyo panghatag. Pero mas maigi ate no na kakontrol kayo. Ano ba ang ano niyo? IUD ba kayo? Wala man sa informe. Kuhan ra ka ng calendar. Calendar meter? Oo, calendar. Maigya. Control talaga kayo. Implant po sa una. Oo. Mga 3 years. Pinatanggal na ako. Bakit hindi hiyang? Hiyang. Kuhan, expire yung isang tulog ka. Okay. Tama. 3 years pala. Tapos nag-ano ka na? Calendar niya. Lisod mong kay daghano ng anak kong lisod mong itagduha ka na dungagan pa niyo tulog, ikatulog na. Kasi ano yan, ti? Depende yan sa tulad ng nakatapos ka ng high school. Iba talaga ang mindset pag medyo may pinag-aralan ka kaysa wala. Kasi anak ka lang ng anak. Ako ginahunag po ng kwan ng anak. Ito si ate. Gusto ba nga ka ng... Akong anak, din ako matagaan o kanang magandang kanang magandang buhay. Kanang edukasyon nga
kuan gyud sa batay. Kung daghan kang anak, di makakapa-eskwela gyud kuan gyud. Tara maglisod naman ka. May nang tungkuan duha ra kay makaya-kaya ra nimo. Tama. Maskin dili ingon nga bongga gyud kayo, pero at least naka-provide gyud kag ganang kuan nang gyud adlo-adlo na ibaon sila. Mao ra gyud na kuan makaon sila. Mm-hmm. Hindi magutom ba? Hindi magutom. Kasi man gyud isipin mo pag naranasan natin dati. Mm. Tapos maranasan pa ng mga anak natin. Unya, huno na ang kami sa una 6 man mi kabuok. Perting sura. Mm. Na. Nakatry ko ako ikaon-kaon sa isa ka-adlaw ng eskwela ko. Mm. Kaya na hospital mo akong mama o papa. Ano, akong mama, niya akong papa, wala po. Kaya ito sa hospital. Mm. Uy, kaon-kaon ako sa rung baktas pag hindi paulo din eh. Mm. Uy, kaon-kaon na. Uy, pamawa, uy, paniyod to. Uy, panihapon. Mm-hmm. Basta, mo nang lisod kayo, mo nang di ako. Ayaw mo naman. Ko nga, di jud ko musugot na anong maranasan pa sa akong anak ng inanak. Mm. Kaya ko ang gid. Si kuya ba ay... Ay yung husband mo Bisaya, no? Oh, Bisaya. Ito siya ay katutubo. Mm. Kuan gud. Pure gud. Akong kuan gud sa ako ang mga kapwa katutubo no. Na, kuan gud dapat mo paeskwelahan gud nilang anak nila. Eskwelahan. Mm. Totoo man yun. Mura gina, ganang, di man ta ingon nimo paeskwela ta sir nga musalig na puta sa ilaha kung madako sila at least kanang edukasyon na sila na. Dili na sila ma yeah. Ma makuha. Dili sila luoy ba pag-abot sa panahon sir ba. Mm. Mm. Saka ano din, ang edukasyon kasi, malaki ang impact sa mga kabataan, lalo na pag magdako na sila. Mm. Kasi hindi sila mahiya, tapos yung confident pa. Madiskarte, alam nila kung paano. Kasi na panood lang ng mga subscribers natin ngayon, yung mga napuntahan namin doon sa mga bundok-bundok, na yung mga dahon-dahon lang ang mga bahay, te. Mm. Ano sila? Magulat ka, anak sila ng anak. Mm. Kasi parang walang control. Minsan eh, ilang anak, mga 12, ang iba na grabe. Matay dahil sa kulang sa nutrients. Oh. So yun yung mahirap. Mm-hmm. Hindi rin maalagaan ng maayos at hindi makapag-aral. Edukasyon ragid at tuwang ika. Bilin sa itong anak na giigit makawat. Hindi manakaw. Mm. Yun man yung mga kasabihan ng mga matatanda na mag-aral kayo. Kasi yung pag-aaral ay hindi namin o hindi mananakaw ng ibang tao yan. Naray, sa inyo haragid na siya. Kabut sa panahon. Di sila maglisod, di masig anak. Ma, ako'y kuan. Kung anak nasakit, pobre, bayat na dapat. Inana, pa-eskwelahan gano'ng anak ni mo para di na gano'n sila magsampit sa imuha o kuan. Pero sayang ati no na nakapasok ka sa high school. Ano dati sa wala na bang continuation nun pagkatapos mo ng high school sa mga missionary? Sir, sa kuan. Natanggal mo pagkais. Ambut sa nakuha na ako. Pero nakapag-college ka? First year? Sa Holy Child. Oh. Ah, Holy Child sa Mintan? Ito sa kuan. Sa Ateneo. Sa likod? Sa Ateneo? Ang maganda yung ano mo, no? Background mo? First year kaya niya. Working student ko, sir. Niya. Sa Katalunan Grande ko nagpuyo. O nag-working student niya. Man ako makaya kay kuan ba? Akong recess. Kaya 15 pesos. Mora na siya akong kuan. Ako'y allowance. Pamasahin ko na siya. Oh. Ang lisod ganyan, dapoy mga photocopy. Wala naman ko ika-photocopy. Ah, sino ba ang ano mo doon? Nag-katulong ka? Katulong. Nga, lisod lang kay pamasahe ragil ang hihatag sa kuwa. Nga, saan may pa-photocopy na kuwa itong mga kuwan? Wala, wala ko istadihan. Nga, kuwan, sa third day, Sunday lang ko iskula. Wala man ko istadihan, kay wala may photocopy mag, na yung cellphone eh. Kung anong rani mo, picturean, oh, wala lampod. So, kailangan mayroon kang kuwan talaga. Ipad lang. Oo. Akong cellphone. Mugin na yung kuwan sa una, sir. Interestado kayo kung iskoy lagi sa una. Pero, wala mo gini, mura ni mura. Ulag, wala ni sabay ang panahon sa lapon ba kayo. Kahit gaano man ka porsigi, pero yung financial na ang wala, good. Kailangan mo. Yeah, ay, akong gini ka lang kayo, wala, good. Pertig yung pobre gid kay sa una, wala, good. Marami po na ako swerte siguro. Unang, pero yung mga iba mong mga kapatid ate, nakapag-aral din ba sila? Oh, pero kuan sir, din ay gading niya. Parehas ka seryoso sa kuha sa unang kuan. Sayang, daghan mo sayangan sa kuha kay kuan lagi.
Sayang no, magiging, ano sana ang kurso mo nun dati ako? Kuan, BAED. Ano ba yun? Elementary. Education? Elementary. Ah. Bachelor of Elementary Education. Sayang, ati no? Sayang ganit sa'yo. Interesada ganit sa una, pero walang yun. Ang panahon, magigit ni kuan sa kuha. Sayang si ati, matalino ka pa naman. Dawi ka. Oh, dawi ka magsalita. Bright ka. Medyo ano ka ba? Iba talaga, 'di ba? Iba ang makapag-aral ng kuan. Yan ni sir. Eh. Ami, batch man ni kuan, tung pinsan ako si Badiday. Ah, batch kayo? Mm. Ato siya di ba nag-ALS ato siya. Oh, nag-ALS naman to siya kay third year college, third year high school naman siya nag-stop siya. Ako kay padayon jud ko balag lisod gid kayo. Mm. Oh, moto nga ako nag-ALS nag-graduate jud ko sa graduate gid kayo. Oh, siya natigil man. Oh, natigil siya. Tapos nag-ALS. Ato nakaasawa oh. Ako kay prosigido man gid ko. Padayon gid ko niya bisan lisod sa college. Enroll gid ko but jud ko enroll to. Mm. Baka kuan na nagpasulod sa kwag working student moto nga kuan. Sayang no kung pumasok ka nung meron talagang may nakilala oh, kang sayang gid kayo. Ano ba yung seryoso din magpaaral, no? Oo. Ah, nakatapos ka nun? Nakatapos unta ko. Si Badiday ba? Maiba tayo. Mm. Si Badiday ba, anong time dito na nakilala namin siya? Nag-aaral na ba siya nun? Parang, oh. Nag-aaral na siya, no? 12. Mm. Grade 12? Oh, 11. 12. Oo. Oh. Kasi parang tatlo silang nag-aaral. Oo. Oh. Ang galing. Itong iya. Mm. Hindi pa namin nakilala si Badiday. Nag-aaral na siya ng ALS oh. Grade 12. Oh, dili ALS. Oh, nag-graduate na siya ALS ato. Niya, ning eskwela gid siya grade 12 pag human. Mm. Mm. Yung kulay blue na uniform oh, niya. Oo, oh. Siya. Muna, best friend mo na kuna sa una. Mm. Ng panahon. Pinsan na kuna sa pinsan. Best friend tapos pinsan pa. Galing ng mga ano nyo ha. Mga... Pero... Ngayon, maswerte lang din si Badiday. Oo. Oh. Kasi ngayon, andito si... Tita Pibilab na grabe din magkuhan ba? Support. Swerte ba? Kasi dumating din si Sir Paul sa Mindanao. Malaking ding impact sa mga katutubo. Kaya sa mga katutubo na nakapanood. Kung man ta ka kuan, ka-eskwit, kung ta ka-graduate, sa anak nang tao bawi. Bawi na lang sa anak. Kay eskwelahan yun atong anak kay mura gid na ang atong ikatabang sa ilaha kay mantay ikabilin nga gold. Kaya manan. Totoo. Kuan na lang edukasyon na lang atong ibilin sa ilaha. Pag-igihan mo na lang. Malay mo ilang grade 6 na si ano ngayon, di ba? Samantha. Oh, grade 6. Oh, grade 6 si Samantha. Ilang taon na lang. Grade 6. Kung may grade 12, grade 7 years. 7, grade 8. With 9, with 10, 7 pa, 7 years, oh, 6, 11, 6 12, years. 6 years. Oh, grade 12. Ang bubunuin niya, oh. Grade 12, oh. Tapos college na. College na siya. Kuan pa, bali 10 taon. 10 taon. 10 taon na bubunuin, pero ano yan ha? Mabilis lang yan natin. Mabilis lang yan. Hindi lang yan, oh, ma limutan mo lang. Gani. Sana maano pa rin, may mga sponsor pa rin tayo at alam ko naman si Ate Arcelo kung habang may blessing yan, tuloy-tuloy pa rin yan, diba? Oo. Kahit sa mga pagsubok, ngayon ay meron siyang anak na nagpa-therapy sila eh. Mm. Ipag-pray natin na magiging malusog lang. Anak niya. Pag-pray natin natin, ha? Oo. Appeal magiging siya sa among mga prayers, sir. Kay hulog ng langit mong punin siya sa among. Pag-pray natin. Kasi ganun naman talaga sa buhay. Mm. May mga trials. Pero tuloy lang, laban lang, no? Oh, yung kanyita mo, ampo gyan. Ampo lang gyan. Inaura may atong sanigan sa tanan. Diyos lang. Si Ama lang ang nakaano talaga. Ang nagmamayari ng ating buhay. Hiram lang ba? Hiram lang gyan. So, yun. So, parang mauubos na natin itong maisip. Istirya-istiryan lang. Nakakamiss din ba, no? Ganun lang talaga. Kwentuhan lang. Ganun naman din kami sa ano dati? Provincial. Oh.
kwento-kwentuhan hanggang sa maubos mo yung bilis pa yun dati, di ba? Pero dati kasi meron kami yung kahoy tapos may pako. Bangguran. Bangguran. Dali ra na. Bilis lang. Dali ra na yan. Sige ate, baka ano ko to, magbenta ko pa tong mais. Salamat kay sir ha. Oo, ganun naman talaga ang buhay. Kailangan ginamit lang din tayo ng Panginoon. Instrument lang din tayo. Diba? Kaya magpagamit tayo sa Panginoon habang buhay pa tayo. Tama, sir. May iba-iba man ang ganang plano ng Panginoon kasi. Yung saan tayo gagamitin, no? May mga dadaan sa mga education, yung linya mo, magiging teacher ka. Yun din yung ano mo, papel mo sa mundo, Panginoon. So sa amin naman, ito ganun din ang aming kwad. Parang ministry ba? Diba? Ministry. Oo. So thank you so much. Salamat, kayo. At maraming salamat, Ate Arcelo. Sa suporta niyo po sa anak ni Ate Juvi. Diba? Kalimutan ko pa. Ilang balik-balik na ako dito. Samantha lang ang lagi kong ano. Samantalang hindi ko man lang nakita si Samantha. Gusto akong magkita na sir. So yan, thank you so much. Mama. Bye-bye. God bless. Thank you so much. Tita Pibi Love. Tita Carmencita Custodio. Mama Leonora MC. Sa lahat po nang sumusuporta, Tita Pilami, Ami Mitok Vlog, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating YouTube channel, maraming salamat. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Salamat. Bye-bye. At sa pangunguna ni Sir Paul, ang Pugong Biyahero. God bless. Bye po.